Kaya lubos po ang pasasalamat ko at tuwang-tuwa ako sapagkat nakasama natin sila ngayon dito. Maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat. Isang magandang hapon po ulit. Maraming salamat po, Mayor Ricky Silvestre. At siyempre po, ito ang pinakihintay ng bawat isa. Muli po, pasalubungan natin ng malakas na palakpakan, Senator Bongo. Tati, sister, maraming salamat po sa pagkisiya. Mga kababayan ko dito sa Marilao, kumain na kayo? Buti pa kayo, hindi ako tinirahan. Hindi pa kami kumain. Galing pa po ako ng Kalumpit. Mga nabahan rin po doon. Kahapon po, galing ako ng Marikina. Yung nakarangang linggo rin po. Yung linggo, pumunta kami ni Pangulong Duterte doon sa Cagayan Valley. Malaki po yung baha doon. At sinisigurado ni Pangulong Duterte maayos ang lahat. Makabalik sa normal ng pamumuhay. Importante po sa amin, walang masaktan. Dahil po ang gamit naman po, magtulungan lang tayo, kaya natin bilhin yan. Basta magtulungan na tayo. Ang pera po ay iitain natin. Subalit yung pera ang iitain natin ay hindi po nabibili ang buhay. Kaya napakalaga po para sa amin ang buhay ng bawat Pilipino. Magtulungan lang po tayo. Ngayon, huwag po kayong magpasalamat. Walang nga lang po, Mayor, Governor. Huwag po, Vice Mayor, huwag po kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon at manibihan po sa inyo lahat ng mga kapwa namin ng Pilipino. Ito, trabaho naman po namin yan. Kaya po kami nandito, trabaho po namin na magservisyo sa inyo. Sa totoo lang po, wala akong hilingin pa sa Panginoon. Binigyan niya, lahat sa amin ni Pangulong Duterte. Ako po isang probinsyano at taga Davao, Bisaya. Katulad ni Pangulong Duterte, isang mayor ng Davao City na ginawang Pangulo. Ako naman po, isang ordinaryong staff niya for 22 years, parating kami kasama. Ginawa niya po akong senador. Wala na kami hilingin pa sa Panginoon, kundi ipabalik namin ang servisyo para sa Pilipino. Yun lang po. Ako, ayaw ko lang po pakipag-away sa mga bumabatid ko sana. Basta kami, action lang. Kaya kasi kung matikos, karapatan nila. Pero kami, action lang. Kasi hindi naman nakatutulong ang kanilang pagbabatikos. Ito, may kwento lang po ako sa inyo. Idadaan ko na lang po sa kwento ito. Sa totoo lang, kasalanan ako binigyan ako ng pagkakataon ng isa nito. Ako, hindi ko po, hanggang ngayon, hindi ko po alam na senador na ako. Hindi po pumapasok sa isipan ko na isa na ako senador. Kala ko na nananahimik ako pag nasa loob ako ng senador. Alam niyo bakit? Halos lahat po ng senador na nasa loob ng session hall ng Senado, kilalang pamilya. Anak ng dating presidente, apok ng dating presidente, pamangkin, anak ng dating vice-presidente. Hindi naman talaga totoo. Pagtingin ko sa tabi ko, ngayon, budget nilin kami. Pagtingin ko sa tabi ko, sino ang nasa tabi ko? Marcos. Diba? Kilalang pamilya, anak ng dating Pangulo. Pagtingin mo doon, Recto. Apo ng mga dating Pangulo. Soto, Rojas, lahat puro kilala. At lahat ng kilalang pamilya sa mundo ngayon sa Pilipinas nito ay meron po silang sariling karye. Meron sarili, di ba? Recto, CM Recto. Rojas Bolivar. Osmeña, Osmeña Bolivar. Marcos Avenue. Ako po, wala akong sariling kalye. Pero pag dumaan kayo sa mga kalye na yan, traffic, di ba? Mainit ang ulo ninyo. Ay ano nagpapalamig sa ulo ninyo? Pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Oh, di niyo ang malilimutan. Kala na lang. Nakahusap yung driver niyo, sakay niyo ng tricycle. Pag umaabante na ngayon, iba ang sinasabi niyo sa driver, sinisigawan niyo minsan. Sabi niyo, go! Hindi ako maalala niyo parati. Eh, biro na po. Totoo naman talaga.
hindi po ako anak ng politiko. Ordinaryong Pilipino lang po ako, Urbigisano. Ngayon, kung gusto niyo malaman kanino ang anak ako, sasabihin ko po sa inyo. Gusto niyo malaman? Anak po ako ng tatay ko, tulad ninyo. Pareho lang tayo, pareho lang tatay natin. Then, sinasabi ko lang po sa inyo na tayong mga Pilipino, huwag kayong mawala ng pagbasa. Lahat tayo, maaaring isa sa inyo maging seldon pagdating ng panahon. Isa lang po ang unahin ninyo. Isa lang po, isang puso ninyo parati. Pagmamahal sa inyong kapwa Pilipino. Yun po ang importante. Pagmamalasakit sa inyong kapwa Pilipino. Ngayon, gusto ko lang pasalamatan at sinamahan po ako rito ng inyong mga opisyales na napakasipag po. Tinawagan kagad ako nung kasasagan ko ng pagbahal dito. Walang iba ang ating Governor, si Governor Daniel Fernando, palakpakan natin. At natin, napakasipag rin po, Vice Governor Willie C. Alvarado. Sir, maraming salamat sa inyong tulong sa akin dito sa Bulacan noong nakaraang taon. Panalo po ako rito sa inyong lugar. And of course, ating mga opisyalis na narito. Sige. And of course, ating Mayor Ricardo Silvestre, sir. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa akin dito sa inyong siyudad po ng Marilao. Vice Mayor Henry Lutaw, sir. Councilor David Reyes. Councilor Arnold Papa. Councilor Aliane Sayo. Councilor Irma Celones. Councilor Ariel Amador. Councilor Mark Guillermo. Councilor Willie Villarica. AEC President Resti Jacinto. SK President Raymar Sarmiento. Optical Media Board Chairman Christian Natividad. Board Member Alex Castro. Bro, baka sinasagot tayo ng mga trillianas, ha? Nandito ba siya? Ako nga nandito, iulog. Nandito rin po si ating Regional Director, si General Val De Leon. Palapakan natin ang inyong PGA na si Colonel Cahibe. Salamat rin po, ayun nasa likod, oh. Napakabayad yan. Ang pulis ngayon, napakasipag po ng ating mga pulis ngayon. Sa totoo lang, ha? Ang pulis ngayon, masipag at ginagalang. Kaya hindi po magiging successful ang peace and order dito sa ating bansa, kundi po sa tulong ng ating mga pulis. Sila po nagpapatupad at ginagalang ang mga pulis. Ngayon, kami ni Pangulong Duterte, galit kami sa mga kriminal. Ako, galit rin po ako. Galit si Pangulong Duterte sa mga korupt sa gobyerno. Galit din po ako. Galit si Pangulong Duterte sa mga durugista. Galit din po ako sa mga durugista. May tanong lang po ako sa inyo. Meron bang dragadit dito? Nasaan ka ba? Debiro lang po. Pinapaalala ko lang sa inyo kung bakit ganun po ang kampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga. Pag meron pong naging biktima ng droga sa pamilya ninyo, kahit isa, iwan niyo po yung pitaka ninyo. Kukunin yan, nanakawin yung laman para po pambili ng droga. Ganon po kasalon ang droga sa ating buhay. Kaya yung pera na yan, bilhin niyo na lang po ng bahong sa inyong mga anak. Hapunan nila, huwag po sa droga. Dahil yung droga, delikado po at yung isang paa ninyo sa droga, nasa hukay na po pag pumasok kayo sa droga. Ngayon, isisingit ko na lang po, yung kampanya namin ni Pangulong Duterte sa korupsyon sa gobyerno, tuloy-tuloy po yan. Alam nyo, maraming beses na po sa Malacanang, pinapakaiya talaga ng pera. Yung mga manloloko, mga korupt, ako nakakita ako mismo. Alam nyo ba, yung pera, hindi po nalululok. Binigyan niya ng 500. Sabi niya, ikaw, huwag nanakaw ka. Gusto mo ng pera? Kainin mo yung pera. So, pinayin. Binigyan niya ng 3 kape. Ninumuya dito sa bunganga.
Alam nyo, hindi siya nagkakamuyang yung pera. Yung papel ng pera ay hindi nangumuyang. So, nilulok niya. Sabi ko sa pulis, sabi ko, baka nilulok tayo niya, hindi niya nilulok. Gusto ko malaman pinabukasan kung talagang kinahin niya yung pera. Pinabukasan ko, nag-report yung pulis sa akin. Andiyan talaga, lumabas. Lumabas sa kanyang ebak yung pera. Nung lumabas yung 500, legit pa yung 500, kumpleto. Pero nagtaka kami, paglabas, naging 500. Binarehan sa tiyan, well, totoo talaga, papakainin talaga yung kahit pabulo. Ito ang malulukot pag nanataw sa gobyerno. Marami na, siguro sa 10 beses na dyan. Papakainin niya talaga. Kaya tulungan niyo naman kami. Sumbong niyo po sa gobyerno, magtiwala naman kayo sa gobyerno. Hindi tayo asenso kung habang mayroong magnanakaw sa pera ng gobyerno. Balik natin sa tao kung ano ang para sa kanila. Meron pa, maraming salamat rin po sa ating National Government Agencies na nandito, Assistant Secretary Christine Evangelista ng DA, nasa likod. Palakpakan natin. May dala rin po silang konting tulong sa inyo. Nandito rin po si BFAR Executive Director Eduardo Gongona. Ang DA po, meron silang dalang 25 million na bangus pride. Kanina po, nagdala sila sa kalupin. Tinanong ko, ano ba yung bangus pride? Yun pala, maliliit pa yun, papalakiin pa. Sabi ko, hindi na ako makaantay. Gusto ko nang kilawin yung bangus na yan. Maliliit pa, papalakiin pa lang. May dala rin po sila 100 sacks of rice na pamamahagi rito. At meron rin po silang dalang 5,000 pieces of sardines ang ating Department of Agriculture. Nandito rin po ang ating DSWD, Assistant Secretary Jane Amolod, yung kanbo. Tintab yung ulo mo. Masisilaw ako. Ang DSWD naman po, meron silang iniigay sa inyo. Meron may programa sa national government, ang tawag niya AIC, Assistance in Crisis Situation. So lahat po kayong makakatanggap ng financial assistance mula sa DSWD. Ang BPI naman po, may dala rin po sila pangkabuhayan. Kung sino yung gustong magtinda ng sari-sari store, pwede. Sino gusto magtinda ng eatery, pwede. Sino gusto magbenta ng barbecue, pwede rin po. Kaya lang, hindi pwede lahat ay sari-sari store. Kasi po, kung puro kayo sari-sari store, wala na pong bibili. Kasi pagkaharapan kayo, bilihan mo ko, bilihan ko, bilihan mo ko, bilihan mo ko. Eh kung ganon, huwag niyong kalimutang bumili ng abridor, yung abridor ng dilata. Pag hindi niyo po nabenta yung inyong pabenta na dilata, buksan ninyo, kainin ninyo, huwag kayong maingay sa DTI. Inyo na po yun. Lahat ang matatanggap ninyo mula sa DTI, inyo na po yun. Totoo naman talaga, inyo na yun eh. At dito rin po ang ating NHA Bulacan Regional Manager Roderick Ibanez. Hahabol po sila rito. Ang NHA rin po, magbabalitate, magbibigay rin po sila ng pambili ng housing materials. Kung nasira yung bahay ninyo, ibigyan kayo ng pambili ng housing materials. At kung gusto nyo na po mag-relocate, halimbawa, dilipat po kayo ng ibang lugar, yung murang pabahay. Meron pong pabahay yung mga NHA dito po sa Bulacan. Hindi ko lang alam saan banda. Meron sila sa Bustos, meron sila sa Pandi. Kung sino po yung gusto lumipat po ng sarili na ninyong pamamahay. Ngayon, kung sino yung gusto umuwi, sino mga taga Bisaya dito? Mga Bisaya. Sino mga Ilonggo? Lente, kamo sa Ilonggo. Sino gusto, alam mo mga Ilonggo, pare kamag-anak ko yan? Ilonggo. Bisaya ako, pero kamag-anak ko yung mga Ilonggo. Kasi po, ang apelido ninyo, ang tawag sa inyo, Ilonggo. Pangalan ko, Bongo. Pinsan tayo
Sino gusto umuwi ng probinsya sa inyo? Ako ang mamamasahe sa inyo. Kung sino po yung gusto umuwi ng probinsya, huwag na kayong bumalik dito. Traffic dito sa Manila. Doon tayo sa probinsya natin. Maluwang yung kalye. Presko yung hangin. Kung sino lang po gusto umuwi, meron tayong programang balik probinsya. Bibigyan kayo ng trabaho doon sa probinsya. Kung sino lang po ang gusto, wala po itong pilitan. So, antayin lang po natin ang NHA na magbabalidate. Ngayon, maraming salamat rin po. Ah, nandito rin po ang aking kaibigan. Walang iba kundi si Greco Delica. Ito po yung kasama ko sa kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno. Ito po, lumalaban po ito sa korupsyon sa gobyerno. Napakabait, pero nagdududa po ako sa kanyang bigote. Saan mo ginagamit niya? Sabi niya, Senador, huwag mo nang pakialaman yung bigote ko. Sabi niya, bakit? Ano yan? Gilok-gilok. Anong gilok-gilok? Pangkilite daw niya. Hindi ko alam saan niya ginagamit niya. Hindi niya. Ito, susumbong niyo po pag mayroong corruption sa gobyerno. Si Greco Delica, commissioner po ng PACC. Palakpakan natin. At salamat rin po sa mga kapitan. May mga kapitan na dito? Barangay officials. Ayun, kapitan. Dito rin po ang isa-isahin ko lang. Bilisan ko lang po ang mga barangay captains na rito. Isidro Visto ng Abangan Norte. Lai Ate Pabalay ng Abangan Sur. Joey Amador ng Ibayo. Guillermo Parauan ng Lambaki. Ronaldo Marcelo ng Lias. Maria Lourdes San Andres ng Lomag Gato. Adrian Espirito ng Nagbalon. Oreste Jacinto ng Patubig. Rodrigo San Juan ng Poblacion 1. Ireneo Batong Bakal ng Poblacion 2. Bayani Clemente ng Prensa. Christopher Nieto ng Prensa 2. Kenneth de las Reyes ng Santa Rosa 1. Melvin Guillermo ng Santa Rosa 2. Jesus Sabor ng Cabinillo. Segundo Angeles ng Saog. Mga kapitan, yung pinangako namin sa inyo na i-postpone yung barangay election, pinupad po namin. Dahil kulang po yung dalawang taon na yung natitira. Hindi nyo naman po kasalanan. Kaya na-postpone po yung barangay election sa December of 2022. Isa lang po ang pakiusap namin sa inyo. Huwag nyo pong pabayaan, umakababayan natin mga naging biktima po namin. Ilan po ang pakiusap po sa inyo. Ngayon, kung sino po yung gusto, meron po si senior. Meron po kayong karamdaman, halimbawa, masakit ang puso ninyo, may nararamdaman kayo. Kung gusto nyo pong magpa-check up, gusto nyo pong magpa-opera sa Maynila, kayo, anak ninyo, lolo, lola, magsabi lang po kayo kay Mayor, ako na pong sasalo at sasagot sa inyo sa Maynila. Huwag nyo na pong patagalin. Pag meron kayong nararamdaman sakit sa puso, pag naninikip at dintip ninyo, pa-check up na yan. Ibig sabihin yan, meron kayong nararamdaman nakakaiba. Huwag nyo na patagalin. Kami na akong tutulong mamasahe ninyo hanggang makabalik kayo dito sa Marilao. Ako po akong tutulong sa inyong hospital bills sa Manila po. Pero, pag sumakit ang dintip ninyo at inaway kayo ng inyong mga nobyo at nobya, isumbong niyo na lang po kay Pilip Salvador. Oh, bakit sa akin? Ikaw ang nagpapasikip ng mga dibigod ng mga babae. Uy! Hindi po totoo yan ang mga babae. Sisingit ko lang ha, meron tayong malasakit. Pero sa Maynila, meron na tayong 91 na malasakit center sa buong bansa. Meron tayong dalawa na malasakit center dito sa Bulacan. Dito po sa Bulacan Medical Center sa Malolos, meron din po sa Santa Maria sa Rogaciano Mercado Memorial Hospital. Ano po ang malasakit center? Ang malasakit center po is a one-stop shop. Nasa loob na ho ng hospital, yung apat na ahensya ng gobyerno, PCSO, PhilHealth, DOH, DSWD. Noong unang panahon, palaboy-laboy kayo humingi ng tulong, di ba? Lunes, pila kayo sa PCSO. Martes sa Kapitolyo. Miyerkules sa DSWD. Hanggang Miyerkules, ubos yung panahon ninyo, ubos pa yung pamasahin ninyo sa kakapila.
po, nasa loob na po ng ospital, yung apat na ahensya ng gobyerno na handa pong tumulong sa inyo. Ulitin ko, ang malasakit center ay para sa Pilipino. Inyo po yan. At meron po express lane para sa mga disabled at saka sa mga senior citizens katulad ni Pilip Salvador. Ako talaga. Inahalimbawa, alam ko na kasi. Ba't ko niya kahiyak? 67 years old na yan si Pilip Salvador. Wala na siguro ako muna. Pero, matinig pa yan. Ingat kayo dyan. Buna ba? Eh, yan po yung mga iba't-ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, ang aking opisina po, may dala po ako sa inyo, yung pananalian niyo po, Jollibee, may dala rin po ako mga grocery, yan sa inyo lahat po kayo makakatanggap ng grocery, at may dala rin po ako face mask at saka face shield. Pakiusap lang po, suotin niyo po ito. Delikado po ang panahon. Huwag tayong makumpiyansa. Sumunod po na tayo sa gobyerno. Face mask, face shield, social distancing, at hindi po kailangan po unang lumabas ng bahay. Huwag po kayo mag-alala. Pag meron akong safe na vaccine, uunahin namin ipagulong Duterte. Kayo po, lahat na mamahirap, uunahin po namin. Pag safe na po ang vaccine. Antayin muna natin madeklara na safe. Mahirap po, mauna tayo na hindi pa po safe. Gusto po namin bumalik sa normal ang ating pamumuhay, katulad naman. Yun po ang aking pinagdadasal. Magtulungan lang po tayo. Sino ba namang magtutulungan kung hindi tayo lang po, mga kapwa natin na Pilipino. Malalagpasan rin natin itong pandemyang ito. Ay, alam kong hirap kayo. Kami rin po rito sa gobyerno, hirap din po kami. Pero kayo po nagbibigay lakas sa amin na magtrabaho pa po na maayos. Alam nyo, pagsubok po ito sa atin. Bumaliktad ang mundo natin. Alam nyo, noong unang panahon, pag nagpatawag si Mayor at walang pumunta, di ba, galit si Mayor. Bakit walang pumunta? Ngayon, pag nagpatawag si Mayor at maraming pumunta, galit si Mayor dahil kukumpul-kumpul yung tao. Kita nyo, bumaliktad. Noong unang panahon, pag may hawak ka ng alkohol, maarapikat. Ngayon, pag wala kang alkohol, hindi kang lalang. Bumalik ka ng mundo, marami rin po'y sinusubukan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magdasal tayo, malalagpasan rin natin ito. Hopefully po, sa susunod na taon, tapos na sana itong problema ito. Napakahirap po ng magsuot ng minimal na nagsasalita. Halos hindi ka makahinga. Tapos halos lahat tayo parang hold upper. May cover sa bunganga. Alam, mahirap talaga ang panahon ngayon. Kaya tulungan muna tayo. Kami ni Pangulo Duterte, sa abot ng aming makakaya, ay tutulong mo kami. Meron rin po akong dala ng mga vitamins po sa inyo. Pakiusap lang po, inumin nyo ito. Pampalakas po ito ng resistensya. Dalawang pandemya ang hinaharap natin ngayon. COVID-19, itong pambahakin po. Kaya napakahirap, kailangan malakas ang resistensya ng bawat Pilipino. May dala rin po ako vitamin. May dala rin po ako sa inyo na 10 bisikleta. Ayan po. Yan ang. Para pa. Gusto niyong gawin ko, gawin kong 20. So, hindi naman po lahat makakatanggap dahil 20 lang yan, kulang. So, kung gusto niyo po, hati-hati niyo na isang gulong kayo para matukwari na tigilo lang. Sa inyo po yan, ingat kayo sa mga na yun. Huwag kayong sabit na magpatakbo. Eh, delikado yung panahon. Meron din po akong dinala ng 10 tablets po para magamit ng estudyante. Tablets, kami tablets. Yung dala kong vitamina kanina, yun po yung tablet na iniinom. Ito naman po, ibang tablet rin po ito. Hindi po ito nakakain. Kasi po, kung kakainin nito, bubusin pa naman yun sa kakakitigit nito. Ito po yung ginagamit ng mga estudyante sa pag-aaral. So, dudoblehin ko po, gawin ko po 20 na tablets ko. Mga kabataan, may paalala lang po ko sa inyo, mag-aaral kayo ng mabuti.
Yan lang po ang puhunan natin sa mundong ito, edukasyon. At yan po ang nagpapasaya sa mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak. Ang mga magulang nagpapakamatay para lang po makapaaral ang kanilang mga anak. Bilang ganti po, konsuelo sa mga magulang, makaaral kayo mabuti at makapagtapos po. Yun lang po ang aking pakiusap sa mga kabataan. Hindi ko na po ang aking sasabihin. Nandito rin po si Executive Director ng BFAR, Eduardo Gondona. Malapakan natin. Sila po yung pinala ng mga fry nasa likod, no? Yung mga bangos fry. Bakit kayo nandiyan sa likod? Nag-umpisa na lang po silang mag-ilaw ng mga bangos fry nila para matikpan lang natin. Yun lang po, kung ano pa po pwede namin may tulong sa inyo, huwag po kayong mag-atubihin lumapit sa amin. Huwag niyo po ako tawagin siya na doon. Tawagin niyo lang po ako, Kuya Bongo o Bongo. Pero kung mas matanda ka sa akin, huwag mo naman ako tawagin Kuya. Para hindi naman ako maagang tumanda. Dahil sa daming problema ng Pilipinas ngayon, maaga po ako tumanda. Namumuntay na po yung buhok ko. Halos linggo-linggo ako nagtitinga. Wala na ba ako nakalimutan? Ay! Ako! Hindi ko na po kailangan ipakilala pa sa inyo si Philip Salvador. Kilala na po siya at kaibigan namin ni Pangulong Duterte ito, tinago rin. Alam mo, pag meron kayong kabutihan na nagawa sa siyudad, ina-adapt yan, adapted son. Pero si Philip Salvador, kakaiba, adapted father ng Davao City si Philip Salvador. Sandali lang po, adapted father. Bakit adapted father? Adapted, kakaiba po si Philip Salvador. Adapted father po siya. Kasi po, nag-iwan siya ng apat na anak sa dami. Ako, mga kababayan mo. Ito, totoo yung joke lang. Mga taga-Marilao, sabi ni Philip Salvador, meron raw siyang tinitirhan dito ng bahay noon. Kaya po, naniniwala ako, si Philip Salvador po ay NPA. Bakit NPA? No permanent address. Ano ka ba? Kapit ba? Ito si Mayor. Mga taga-Marilao, nakita ko kanina may mga magaganda roon sa likod. Mahal ko kayo, nakikiusap po ako sa inyo. Layuan niyo po si Philip Salvador. Bakit tinapunan layuan? Ayaw kong madagdagan yung 34 anak ni Philip Salvador. Ako po, mga kababayan ko dito sa Marilao, hindi po totoo yun, ano? What po may maniwata? Maawa naman kayo. Huwag niyo pong dagdagan. Meron po siyang anak sa Davao, sa Pasig, sa Legazpi, sa Pampanga, Pangangamulahan. Maawa naman kayo, Ibe. Pakisip ko, paniwala. Sinungaling na. Kahit kailan ka mo nagsinungaling. Malalaman niyo po kung nagsisinungaling ang isang tao kasi may tinatago sa kanyang mga mata. Wala pa ako tinatago. Ano ka ba? Kung wala kang tinatago, susubukan kita. Mag-whistle ka, sipol! Whistle? Bakit? Naiba na ho! Narinig niya yung sipol niya? Oo. Pisot? Kaway mga Bisaya ho. Oh. Anong pisot? Bugi! Wapo! Diba? Wapo! Bisaya ho! Mga kababayan ko, dito sa Marilao. Bisog siya daw? Oo. Bisog ka daw. Bisog. Parang hindi yan tayo nang ibig sabihin. Tawa ka niya. Bisaya, tanoyin mo. Di ba? Guwapo? Oo. Guwapo ka? Guwapo ka. Bisog ko. Recommend kita. Si PACC, Commissioner. Ha, bisog man. Ipe, huwag ka makalala. Wala namang maniniwalang bisog ka kung 34 anak mo. Ano ka ba? Sabi ko na nga ba, iba ibig sabihin eh. Nilag-ilag mo ako, ha? Kaway mga Bisaya. Ako na lang parang okay. Nilag-ilag mo. Ganito na lang. Naghahanap ka ng damay, ba? Oo naman. Mga kababayan ko sa Marilao, lahat tayo may bisyo. May masamang bisyo, may mabuting bisyo. Huwag tayo magkaila. Yung mahilig sa manok, anong tawag doon? Sa bukero. Yung merong go sa dulo. Yung mahilig uminom, okay, mahiya. Natural naman umiinom yung mga lalaki. Laseng? Oo, laseng ko. Anong pangalan ng aming presidente? Rodrigo? Oo, Rodrigo.
paboritong manok? Chokso? Anong paboritong hotel ni Philip sa Pagoso? Ikaw talaga, nilalangan mo ako ha, kapit-bahay kayo. Ikaw naman, alam niyo, si Philip Salvador pumasok ng Sogo. Dalang pera, 200, eh nakalagay doon, 249. Eh meron sa Kabulangan na bellboy, nagbigay ng bill sa kanya. Sabi ng bellboy, isipin, nagbayad. Sabi niya, Brad, pwede makahingi ng discount, 249, 200 lang yung pera ko. So, alam mo, pagtingin ng bellboy, sabi niya, Idol, ikaw ba yan? Philip Salvador, ha? Bakit ka humihingi ng discount? Ha? Ako nga ho, hindi ko alam na 249 ang bayan doon. Ba't ko alam? Alam niyo bakit? Tuwing pumapasok, hindi pa ako nakapasok doon. Tuwing pumapasok siya doon, nire-refund niya po yung resibo. Huwag kang magtipid. Kaligayahan mo, nagtitipid ka. Eh, mabait po ito si Philip Salvador. Balik tayo sa bisyo. Ang bisyo ko po, ako meron akong bisyo, ay magserbisyo sa kapwa Pilipino. Kung ang bisyo ko magserbisyo, tatanungin ko kayo dyan, anong bisyo ni Philip Salvador? Bakit tingin akong ikweto eh? Oh, dito, dito. Ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip Salvador? Ikaw talaga, kanina mo pato nilalaglag. Kapit bahay. Oh, dito sa taas. Hindi ko sinisekyasan. Sabihin niyo ito to. Ang bisyo ko magservisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Mayor, pinagsabihan ko ba yung mga kababayan natin? Wala! Nagkahanap ng damay! Kahit tayo ba yan? Sabi ko, Mayor. Sabi ni Mayor. Sabi ni Mayor. Sabi ni Mayor, parehas yata tayo ah. Malaman, pinili niyo ito si Mayor. Karapatan niyo po malaman kung anong bisyo ng inyong mayon. Gusto niyo malaman? Damay-damay na to. Nagahanap ng tatay si Philip Salvador. Sasabihin ko po sa inyo ng totoo. Mayor, mawalang galang na. Kahit nanalo ako rito sa Marilao, magsasabi ako ng totoo. Sa pagkaalam ko po, ang bisyo ng inyong mayon ay magservisyo niya. Mayor, nagpawisan ka na. Sabi ni Mayor sa akin kanina, sabi niya, Senador, huwag kang magkakamali, nandito ka sa Marilao. Sabi ko, yes sir, yes sir. Magsasabi ko ako ng totoo. Sasabihin ko po yung totoo. Mayor, Senator, pasaya lang ako, pasaya. Mga tao yun. Nakakampanya pa lang po ako eh. Alam na nilang babaero ko. Ipe! Hindi ka nag-iisa! Yan ang original! Yan ang original! Alam nyo, sabi ni Ipe, meron daw siyang bahay na tinitirhan dito sa Marilao. Sabi ko, nako, nahawa si Mayor. Pero noon, babaero ko ngayon, nagtigil na po. Ano na? Mabait na raw sa ngayon, noon sa babaero. Mayor, Salvador ka din? Peste! Sabi ko, Salvador. Silvestre nga. Silvestre. Basta naka-letter S. S, oo. Kaya pakto ba kami? Silvestre, Salvador. Ito, Fernando. Mababait ito, Fernando at saka Alvarado. Ano ba yan? Yung dalawa. Sige na, magsama kayo. Mahal ko po kayo, mga kababayan ko. Okay. Kami naman po, gusto lang talaga natin makatulong sa inyo at makapag-iwan man lang ng konting ite sa panahon ng inyong pagdadalamhati. Pasensya niyo na po. Gusto lang namin sumaya at sumigla ang inyong araw lang po. Salamat po at ito pong tandaan niyo po itong sasabihin ko. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na natin ngayon. Hindi na po tayo babalik sa mundong ito.
kami ni Pangulong Duterte, patuloy kami magsiservisyo sa inyo. Dahil para sa amin, ang servisyo po sa tao ay servisyo sa Diyos. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Mahal ko po kayo. Muli, aming palapakan ang dating special assistant to the President at kayo ay Senator, Senator Kuya Bongo! Senator, mawalang galang na. Gusto kong mamigay ng relon. Alam ko ikaw, mabibigay ka pa eh. Greco, mamigay ka naman. Kaya, okay. Salam, James. Sige pa na. Sa hello po yan, hello. Oh, sino yung masa yung sapatos kung nawala ng sapatos? Lalaki. Ha? Ay, ikaw, alin ka, alin ka. Dito ka. I love you po. Mahal kayo ni Greco, tandaan niya yan ha. Greco Berlinga. Palakpakan niya naman si Greco Berlinga. Kahampo ng mga korel, pinatatalbog niyan. Ako, ganda naman sa patos niya, Senador. Sige. Oh, sandali. Pabigay ko na rin yung shades ko. Ano ba tinigyan mo? Babae o lalaki? Babae o lalaki naman? Lalaki po. Puro babae niya yung nakikita ko. Ay, ito, siga. Halika, hindi ko. Ay, ito, pinakasiga sa Marilao. Ang mahan nyo. Kanina mo pa ako nilalaglag.